Ang bigat ng bag ko. Mabigat talaga yung bag ko kasi pupunta kami ngayon ng Cebu para magbakasyon, mga kaibigan. First time kong bumalik na mag-vlog ngayon kasi na-miss ko. And itatry ko yung vlog challenge ngayon, guys. Kasi trip ko lang. Wala lang, trip ko lang. Pero bago ang lahat, kukuha muna tayo ng mask kasi baka harangan tayo ng guard. Bag, kunin mo na yung kotse. So, ayun guys, kukuha mo na yung kotse. Kailangan lang yung madali kasi flight 6 a.m. and then 5:10 na ngayon. Oh, yun, nasa silang pa kami, guys. Habang hihintay natin siya, iluludan muna natin yung ating easy trip. Uy! Let's go! Aalis na nga po kami, pero sobrang ano. Let's go! Dito ko muna. Iingat ka. I love you so much. Mama. Alright guys, so pupunta kami dito. Ano, kasi baka makalimutan natin. Hala. Ang tanong, kung asan yung mask ko? Pakihawakan mo nga. So hello, wasak-wasak guys. Welcome sa ating vlog. And yes, pumunta na tayo ngayon Cebu guys. Hindi ko alam ba't nag-vlog si Yali. Guys, pinank namin yung kasama namin. And currently, pinaprank namin yung kasama namin. Sinasabi namin na wala pa kami sa airport. Sabi namin, traffic. Ang oras natin ngayon guys ay, time check, 6:26. Buto 6:26 na? Napaka-OA naman eh. So 6:26 na guys. Tingnan mo naman yung sapatos ko. May makasin. Parang hindi ko nagtulungan kasi late kami nagising. Bumalik ako tayo dyan, ha? LD. So ngayon mga kaibigan, ay pupunta po kami ngayon sa Cebu para po magbakasyon kasi sad nga kasi natapos na nga po si ROS and kailangan namin magpahinga kasi stress. Alright. This is free. Tayo dun, ah. Ikaw lang ka. Diba malit kasi tayo eh. Bakit malilit? Lagi naman delayed yung pagpapasok ng boarding. So bila pang nag-stop yung bag namin dun guys kasi nagkaroon ng konting problem yung machine. Kaya napakaba kami kasi siyempre malapit na yung aming flight. 6:50. 6:35 na. So hinarang kami doon guys kasi bawal pala yung Swiss knife. Bakit kaya dati parang okay siya? Hindi naman yun nakabagahe, nasa bag ko lang naman yun. Parang mas nag-i-strict sila ngayon. Dito sa part na to, excited ako makita yung reaction ng aming dalawang kaibigan. Ano yung kailang magiging reaction? Kasi sabi kasi namin na hindi kami makakapunta gawa ng late na nga kami. Sabi ko, paano ko ito masisigil? Nakakaya lang, hindi na nga nakasama. So ayun guys, pumila na po kami dito para makasakay na ng bus papunta sa loob ng aeroplano. At sinecheck na rin po nila yung aming ticket. Pagkatapos nung sumakay na kami ng bus. Alright guys, so papunta na nga kami sa airport. And, sa airport? Dito na pala kami sa airport. Saan pala? Aeroplano. Sasakay ka muna ng bus. Dumating na kami sa aeroplano at agad-agad kaming bumaba. Kasi gusto namin makita kung ano nga ba ang aeroplano. Ba't kayo nakatingin sa akin? Guys, ito na. Palipad na kami guys. Kasama namin si Badon. Si Pao. Guys, first time diba doon? Habang nasa ere ay naisipan namin kumain kasi wala pa kasi kaming breakfast kaya medyo nagutom ang aming laman. Sa part na to, nakaranas kami ng air turbulence kaya medyo kinabahan yung aking mga kasama kasi ayaw nila ng air turbulence. Sobrang white siya kasi clouds kasi yan. Pagkatapos ng isang oras ay nakita na namin ang Cebu. Nag-announce din si Captain na palapag na kami. Ladies and gentlemen, preparing for take-off. Oh my goodness. Welcome to Mactan International Airport. So ito na guys, pababa na kami sa aeroplano. At syempre binuhat ko ang kailang mga maleta. Kinuha ko pala ang kailang mga maleta. At syempre, pinagmamalaki ko sa inyo ang aking headset na nakapunta na ng Cebu. Tayo guys, nakapunta na ng Cebu. Ay pasun lang sa kalam. Eksakto palabas na sana ako. Kaso tinawag ako ni Badoods kasi gusto doon niya magpa-picture sa cockpit. Ako sabi ko, ano nga ba yung cockpit? Basta yung cockpit. So, nagkakahiyaan sila kung sino ba ang magpapaalam. Kasi gusto nila magpa-picture sa cockpit. Sinubukan nilang magpaalam sa Cebu Pacific flight attendant, kaso sila ay binigo. Bawal po tayong magpa-picture sa loob ng cockpit sapagkat nagmamadali ang aeroplano sa paglipad sa susunod na kabanata. Thank you. Oh my god, decline. Kasi may next flight pa, so bawal. Nagmamadali kasi sila eh. Grabe, ang lawak pala ng airport ng Cebu. At ayun, sinundo kami ng kuya ko na si Mr. Noob. Hello. From Mactan Cebu International Airport, papuntang Hagnaya Port. Hagnaya Port, papuntang Bantayan Island. Yun ang tatravelin namin.
Kami ay nakaramdam na ng gutom at tumigil muna sa Port Andanao at kumain. Namili na kami ng pagkain kasi kumakati na si Kimura namin. Habang hinihintay ang pagkain, lumabas muna ako kasi ang ganda ng dagat at may nakita akong mga batang nagtatakbuhan. Siguro sila ay hinabol ng pating. Kumakalam na nga si Kimura ko at hindi na ako makapaghintay. At boom! Ah, sarap! Sa sobrang sarap ng kain namin dito, hindi ko na to ipapakita sa inyo kasi baka kayo magutom pa. At bumalik na nga po kami sa kotse. At pumunta na kami sa Hagnaya Port. Nagpaalam na kami kay Mr. Noob at kumuha na kami ng ticket papunta sa Bantayan Port. Pagkatapos kumuha ng ticket, naghintay na kami ng barko at dumating na nga yung barko at sumakay na kami papunta sa Bantayan Island. So ayun guys, pasakay na kami ng barko papunta sa Bantayan. Hindi ko na nai-vlog yung paglalakbay ng isang barko. Bugkos, dumating na kami. Kakadating lang namin dito sa Bantayan. Palabas na kami sa barko at napansin ko may mga isdang maliliit. Napansin mo ba yung kulay black na yan? Isda po yan na maliliit. Naglakad kami palabas ng port kasi naghihintay na yung van papunta sa hotel namin. Sa wakas, nakaranas din kami ng lamig. Papunta na kami sa hotel na aming magpagtutuluyan ng 3 araw. Yeah. Kasi yung island hopping at tapoy po, hingi po tayo ng gate pass po. Okay. Kasi susertampanin po natin yung Kogtong at saka Sandera Paradise. After konting paglalakad ay dumating na kami sa beach. Saan tayo ma'am? Sige po ma'am, reserve ko lang po sa inyo mama, island hopping at saka Thank you po. Message po sa akin mama, yung sobrang napaganda. At ang linis, white sand, white sand. Pagdating namin sa hotel, ay binigyan kami agad ng welcome drinks. Sagad. Ang init eh. Kakabigay lang eh. After noon, pumunta na kami sa room namin at nagpahinga. Thank you po. Pagkadating namin sa room, in-explore muna namin ang room kung kaano siya kalaki. Malaki naman, kasya buong pamilya. Ilan kama? 4. Kama, 3 lang. Ay, 3 pa. Sorry. Capacity up. Meron pala sa ilalim pa to, babe. So ayun guys, nakarating na nga kami dito sa Bantayan Island. At bukas, i-explore na namin ang Bantayan Island. Maraming pong thank you sa panonood.